Another tutorial about understanding formulas. Okay, for the formula, that is an equation that performs operations on the worksheet data. Okay, for this tutorial, first common formulas, you can use the sum, average, product, concatenate, count if, sum, product, sum if, min or max. Or you can use today or now for the date and time. Okay, to refresh about the concatenate, okay, example, birth, then day. Okay, concatenate is to connect two words. Like for example, birth, okay, you can type the equal sign, then click the birth, that is the cell reference under of C4, then the sign of concatenate, ampersand, then the next cell reference, the day, is then the D4, then enter. Okay, that is the use of the concatenate, to combine or connect two words. And how about kung first name or the name? First name or last name? Right? For the name naman, like kasi sa birthday, makikita mo, it's connected sila without spacing. Pag in-apply natin siya dito sa pangalan, it means magdidikit din sila. Let's copy and using the pill handle. Okay? To use the spacing between your last name and first name, this is the command. Kaya natin. Okay? Equal. And the cell reference of C5. Then ampersand. Then put quotation. Under quotations, pwede ka mag-spacing ng dalawa. Then quotation again, and this is this spacing na ginagamit natin para mag-separate yung last name and first name. Then ampersand again, and another cell reference, the D5, then enter. Okay, if ever, okay, you need spacing between two words, kailangan mo siyang gamitan ng additional symbols para ilagay doon sa loob ng ampersand. And this is the symbols. Yan. Okay? For the birthday naman, yung common natin na ginagamit, as in the ampersand signed lang, pwede na siya. Okay? That is one of the use of the concatenate. Okay? And for other, okay, other formulas, like yung sum, product, okay? Let's proceed to the another worksheet, okay? Like for example, for some common use of the formula, you can apply yung concatenate to this area, the C5, equal, then unahin natin ang first name, then the last name. Okay? So the use of click. Then ampersand. Okay? Let's use the symbol with the quotations. Then ampersand again. Then the last name. Then enter. Okay? Sila yung gagawin natin. Okay? Then for the total, here are some of the comments yung nakalagay sa red. Okay, comments yan para malaman natin anong papagawa niya. Okay, connect the first name and the last name. Nilagyan ko siya ng comments para mas madali yung makita kung anong gagawin sa area na to. Okay, for the total, let's use the autosum. Okay, for the autosum, you can use the autosum is automatic with the computations of the single cell or row and column cell or range. Okay?
Kaya lang si AutoSum, pag ginamit natin, make it sure na magkakatabi yung i-compute natin for the AutoSum. Okay? AutoSum, let's go to the home, then editing group, then click the AutoSum. This is the symbol for the AutoSum. I just click the drop down arrow para makita nyo pa yung bang options for the AutoSum. This is the common AutoSum na ginagamit. The sum, average, count numbers, max, and min. But marami pa siya dito from the more functions. Okay, let's use the sum. Okay, that is the AutoSum. AutoSum, ginagamitin nga lang siya ng function. Okay, yan yung gamit ni AutoSum. Pag nagmamadali tayo mag-compute, to the use of the AutoSum, all you want to do is click mo lang yung AutoSum, position the cursor or the cell reference kung saan ka magko-compute, then click the AutoSum. Then enter. Okay, pero hindi tayo gagamit ng AutoSum dito. All about formulas lang. Okay, pinakita ko lang kung anong gamit ni AutoSum kasi nagre-refresh kayo dito about sa mga common formulas na ginagamit. Okay. For the total of quiz 1, 2, and 3, to the use of the formula, equal, okay, for the equal, then the quiz 1 plus quiz 2 plus quiz 3, then enter. Okay, for the average, kunin natin muna isa-isa. For the average, that is the equal the sum of the Q, 2, 3, and divide by 3. Okay? To the average, dahil meron ako nilagay dito na columns for the total, pwedeng ito na yung gamitin ko. Then, from here, from the cell reference, direct na ako sa average. Okay? Pakita ko yung dalawang paraan. Equal for the total and the symbol of divide. Ating slash, then 3, kasi tatlo yung quiz, 1, 2, 3, then enter. Okay, pwede yan. If ever meron ka na ditong allotted na space for the total, but kung wala, ito naman yung magiging paraan. Pagsasama-samahin natin yung quiz, total ng quiz at pagde-divide sa iisang cell. Okay, equal, then open and close parenthesis for the three quizzes. This one, plus this one, quiz two, then quiz three, then close, then the sign of divisions, and three. Okay? If ever, pagsasamahin mo yung sum and divide for the use of the average, ganyan yung magiging style ninyo. Then enter. Same answer pa rin. Okay? Pero gamitin natin yung meron sa total. Okay? Equal is 1, yung sa total, then divide 3 para mas mabilis. Okay? For this percentage naman, okay, for the percentage, you can get the average, then get the 15%. Okay? Equal, pag percentage times, then the average, then times natin sa 15%. Then, enter. Okay? For this one. Okay? Yung 86.66, ang percentage niya sa 15% is 13. Okay? For the result, this is to the use of logical operator. Yung true or false muna. Yung basic lang muna using of the formula. Okay? Sabi dito, greater than is the average is greater than or equal to 74. If daw yung average is mataas or equal sa 74, dapat true. Pero if the statement natin ay hindi tumugma sa condition, automatic dapat false. Kapag ka below 73, dapat false ang lalabas dito. Okay, paano siya kinocompute? Using the formula lang, is equal. Okay, the average, then the symbol of greater than and equal to. Okay, kaya dapat memorize yung mga operators. Okay, greater than or equal,
equal to, okay, then the 74, that's our condition, then enter. Dapat true yan. Yun. Okay? Kaya pag yan ay binagsak natin, bagsak natin. Palitan ko yung sa quiz. Dapat magpo-false. Yan. Yun. Automatic. Kasi naka-compute na tayo. Balik ko lang ulit. Okay? Then, through the use of the fill handle, para makopy natin yung mga formula na ginawa na natin. Kasi sa Excel, hindi mo kailangan mag-type ng paulit-ulit na formula. Okay, once na meron ka na, you can use the autofill and the paste special. Yon, yung paste special. Ito yung additional sa lesson na to. Using of the paste special. Okay, let's start for this command. Okay, right click, copy. To the use of the paste special muna. Then, right click muna dito para makita nyo lang. Then, I will explain about the paste special. Then, right click, then click the paste special. And this is the paste special dialog box. Okay, we have two options for the paste and operations. Okay, paste is naka-default sa all. Kaya kapag kinapin natin ng isa sa mga nasa cell reference, lahat po yan na-apply sa kanya. Kung anong itsura, kung ano yung formula, kung volume man, kung anong format, kung may kasamang mga validations, as automatic apply to all. Okay? For the formula, this one, this is a formula. Kung kailangan mo lang kunin yung formula, this is automatic using the autofill, yun yung na-apply natin. Pag values naman, it means itong pangalan na to, ito lang yung makakopy. Pero walang kasamang formula. Okay? Cancel ko muna. Makikita mo dyan, naka-formula yan. It means the content is the formula. Pero ang nakikita natin sa labas is yung answer dun sa formula. Pag kinapi ko to, to the use of base special, and I use the values, ang lalabas dyan is yung pangalan, not the formula. Okay? Copy ko. Yan. Pag kinilik natin, makikita mo sa content, sa formula bar natin, is yung pangalan. Pag ito kinilik natin, ang makikita mo dito is the formula. Format. Format is the formatting na in-apply mo dun sa content. The comment, this one is the comment. Pwedeng copyhin yan. That is comment. Okay, validations. Actually, yung validations, this is a way kung paano mo lalagyan ng condition ng isang isang cell. Like for example, this one, this box, ang kailangan ko lang dyan is lahat lang ng letters lang ang pwedeng i-input. Pag nag-input ka ng numbers, maglalabas ng message na not allowed. That is the validations, okay? For this one, all using source themes, kung may ginamit man tayong themes for this, pwede mong kopyahin lang yon. And all except the border, if ever may in-apply ka ng border, there are column width. Then, formulas and number format. Yung formula, or kaya, this one is allowed for the numbers lang. Formulas and number format, or values and number format. Okay, values is the content and if ever may nakalagay na formatting. And for the operations, by default, by none. Naka-none. Okay, for the operations naman, is all this one is allowed for the number. Like for example, 85. Kinapi ko yung 85. Okay, si 85, ang tendency, pag kinapi ko at naglagay ako ng add, ang mangyayari, magkakaroon siya ng space or space para dun sa additional na ibibigay mo. Ito yung mga nilalagyan ng mga plus. Na 85 may plus, plus 5 pa. Okay? This one. Kung ano man yung gagawin. Okay? For the skip blank naman, kinapi mo siya pero magkakahiwalay. You can click this one para hindi, para mapunan niya lahat ng blanko, yung spacing. And for this one, mamaya papakita ko yung sa transform. Then, the paste, balik ko dito. Okay? Wait lang, copy ulit natin. This one, apply natin yung paste special, then paste
link. This one. For the paste link naman, okay, try natin ha. Okay, makikita nyo para-pareho. Kung ano yung kinapi ko dito, para-pareho yung answer. Kasi, ang paste link kasi, parang pinaste mo siya, pero nakabase siya dito. Nakalink siya dito. Kaya, kaya kapag binago ko to, ngari, binago ko to, magbabago din to lahat. Okay? Baguhin natin. Lahat sila magbabago din. Kasi nakalink ito, apat dito. That is the use of paste link. Okay? For the transpose, let's see, this one. Ito ay naka-row. Then, kailangan mo siya gawin columns, ilagay dito. Okay? If ever yan ang gagawin mo, just select, then copy mo na lang. Then, right-click here. Then, use the paste special. Then, click the transpose. Then, click OK. Yan po yung use ng transpose. Okay? And that is the use of paste special. Okay? Let's try to use the autofill. Okay? Point, then drag. Mas madali. Okay? Pero madali rin naman yung paste special. Okay? Then, pagsabay-sabay na natin to. Highlight. Kasi meron ng formula. Then, use the autofill. Then, drag. Okay? Let's proceed to the absolute. Okay? Ang Excel ay may tinatawag na absolute and relative. Absolute and relative reference. Okay? Pag relative reference, by default, yan po ang ginagawa ng Excel. Once na kinapi natin ang isang formula, it's automatic. Nagbabago yung reference sa baba. Kaya pag kinapi ko to, ipakita ko lang ulit. Pag kinapi ko to, okay, pag pinaste ko dito, hindi 30 nang lalabas. Okay, kasi magbabago yung reference nito. Kasi ang reference nito is H5. Pag pinaste ko dito, magbabago siya. Ang lalabas, H6. That is a relative reference. And that is the default of Excel. Naka-relative reference. Kaya every time na may kinakopy tayo na formula, automatic nagbabago yung reference niya agad. Now, how about the absolute? Ano ba yung absolute? Kasi pinapagawa nga dito, yung average daw na to, i-absolute daw natin. Let's see kung ano yung advantage ng paggamit ng absolute at paggamit ng relative reference. Okay? For the absolute, si absolute, that is always referred to a particular cell address. It means, pag kinapi ko siya at nilagay ko dito, dapat hindi siya magbabago. Nakadepende lang siya dun sa isang reference. Okay? Hindi kagaya ng relative. Every time na copy ko, kagaya, no, copy ko yan, paste ko dito, magbabago yan. Okay? Zero, kasi yung reference na to, walang laman, kaya naka-zero. O, ayan po. Okay? Now, for the absolute, okay, gawin natin, maglagay ako ng 15% kasi pinapakompute dito is the average. Okay, naglagay ako dito para mas madaling makita kasi dito, tinype natin automatically yung 15%. Okay? For the absolute, equal. Okay? Then, what is the symbols na kailangan gamitin for the absolute? Okay, you need to add dollar sign para magkaroon, para maging absolute cell reference. Yung isang reference. Yan ang gagamitin natin, yung dollar sign. Okay, para if ever you need to move to other locations, yung kinakopy mo, hindi siya magbabago. Naka-repair lang siya dito kahit saan mo siya ilagay. That is the absolute, hindi nagbabago. Okay? Then, for the relative, every time na kinakopy mo, nagbabago siya. Okay? Let's try. The average, then, times, then, the cell reference. Okay? Dahil cell reference din yung gagamitin natin, always, kapag cell reference ang ginagamit, nagbabago. Okay? Kaya, ang I2, dahil ito dapat ay hindi magbabago, it means yung 15%, pag kakinapi ko dapat dito, hindi rin dapat magbababago. Pero yung H5, pagbaba dapat nito, magbabago dapat. Kaya dapat yung H5, wala kang ilalagay dyan na dollar.
Ang lalagyan mo lang ng dollar ay yung I2. Ito, yung 15% lang para naka-fix siya dito sa reference na to. Okay, paano maglagay? Pinakamabilis na paraan sa paglalagay ng dollar ay F4. Function 4. Okay, automatic yan. May dollar yan. Okay, may dollar sign yung I, that is column I, at may dollar sign yung column row 2, yung row 2. Okay, yung columns and row automatic parehong may dollar sign. It means, kapag may dollar sign, hindi magbabago yung reference niya. Palagi lang siya dun nakatingin. Okay, yan yung mangyayari. Okay, enter natin. Ayan po ah. Naka-refer na siya dyan. Pag kinapi ko yan, same answer pa rin. Pagka, same. Pag dinoble click ko yan, makikita ko kung saan siya naka-refer. O, yun pa rin. Tingnan natin kapag walang dollar sign, ha? Tingnan nyo kapag walang dollar sign. Tanggalin ko lang yung dollar sign. Para makita nyo yung difference. Okay, pag kinapi ko yan, hindi na magpapareho yung sagot niyan. Magkakaiba na yung sagot niyan. Kasi, bababa na siya. Okay, ito, bababa na rin. Okay, kasi nagbabago yung reference natin eh. Nagbabago ang cell reference kapag kinapi natin. And that is the default of Excel. Naka-relative cell reference. Now, para maging absolute, kailangan natin lagyan ng dollar sign. Okay? F4 lang para mabilis. Tapos, enter. Then, drag natin. Ayan. Same answer. Ito, to the use of the automatic, nilagay natin yung 15%. Ito naman ay nilagay natin mismo yung cell reference. What is the advantage? Like, for example, is 1. Kailangan mo pala gawin yung percentage mo is 20%. Pag kailangan mo baguhin to with the 20%, yan, sa 20%, ang tendency, i-edit natin yung formula. Yan, itatype, ire-retype natin yung 20% para lang dito. Okay? Dito, kailangan mo pa itong kopyahin para mabago. O, kukopyahin natin ulit. Parang babalik ulit tayo sa procedure na edit mo tapos ikakopy mo. Okay? Ulit. Copy natin. Okay? But, to the use of absolute, all you want to do is go to the reference kung nasaan yung 15%. This one is the 15% na naka-repair sa kanya. Ayan, naka-red. Okay? Now, kung babaguhin natin to within 20%, okay? Pag binago ko to, lahat sila updated agad. 20%, then enter. Oh, that is the advantage of using absolute reference. Okay? I hope may natutunan kayo for this tutorial.